6 to 14. Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab. For she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited his people in giving them bread. Wherefore she went forth out of the place where she was, and her two daughters-in-law with her, and they went on the way to return unto the land of Judah. And now we said unto her two daughters-in-law, Go return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you as you have dealt to the dead and with me. The Lord grant you that you may find rest, each of you, in the house of her husband. Then she kissed them, and they lifted up their voice and wept. Nakikita ko po rito, no? Concern ni Naomi sa kanyang mga manugang, no? A mother's love. Kano ho natin makikita yung concern dito. She told them to return to their homeland. To return to their parents. Eh, siya rin, no? Wala nang asawa, wala na rin ng anak. Eh kung pinabalik ko niya yung kanyang dalawang manugang, ito pong iwan sa kanya. Wala na, no? So, at her age, siya po yung may kaedaran na, and she was willing to be left alone para lamang mapabuti ang kalagayan ng kanyang mga manugang. And she even gave them her blessing. So, kanyang pong pagpapala sa kanila na mag-asawa sila, eh may approval na niya, ibigay din ng kanyang blessing. Ang sabi niya, return. She expected them to remarry. Sabi niya po rito sa verse 9, the Lord grant you that you may find rest, each of you in the house of her husband. So she was expecting these two daughters-in-law to remarry. And she even gave them already her blessing. No? At her expense, kahit na sa lalaman siya, maiwan siya, no? Walang kasama sa buhay, sa kanyang edad, na yun. Eh, okay lang sa kanya. So, it tells something about her love. At this particular point, before, she made a right decision to return. So, she made them goodbye, she kissed them, and they lifted up their voice and wept, verse 10, and they said unto her, surely, we will return with thee and thy people. And now he said, turn again, my daughters, why will you go with thee? Are there yet any more sons in my womb that she may be your husband? Turn again, my daughters, go your way, for I am too old to have a husband. If I should say, I have hope, if I should have a husband also tonight, and should also bear sons, would ye tarry for them? Till they were grown, would ye stay for them from having husbands? Nay, my daughters, for it grieveth me much for your sakes, that the hand of the Lord is gone out of the 14. And they lifted up their voice and wept again, and Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth laid unto her. So, ito po yung decision ni Naomi na bumalik, no? Kung saan niya iniwan ang Panginoon. Alam niyo, it tells something about us, no? Magaya rin po nang nangyari dito sa prodigal son. He left his father's household. At kung siya po eh naghirap, kagaya nito si Naomi, eh saka po bumalik ang kanyang sanity. O tamang pag-iisip. At sabi niya, muli ako magbabalik sa aking ama. At ito naman po si Naomi, muli ako magbabalik sa tahanan ng Diyos. In Bethel. And in Bethlehem, the house of bread and the house of God. At ito po mga kapatid, ang meron pong hatid na mensahe sa ating lahat. No? Alam niyo, kung saan natin iniwan ang Panginoon, doon po natin siya muling matatagpuan. Hindi po tayo makakabago sa Bible ng Diyos ang iiwan. Alam kanya sinabi sa Hebrews 36, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Ito po nang ako niya. So kung meron pa nang iiwan, eh, hindi ang Diyos ang iiwan. Tayo po ang iiwan sa Diyos. At kung gusto po natin pabalikan ng Diyos, doon sa lugar kung saan po natin siya iniwan, doon po natin siya muling matatagpuan. Nung iniwan ng anak ang kanyang ama, no? Doon po niya muling nabalikan, no? Ang kanyang ama. Right?
in his father's household. Ganon din po ang Panginoon, no? Usan po natin iniwan ng Diyos, doon po natin siya huling matatagpuan. Iniwan po niya ang Panginoon sa Bethlehem, doon po niya huling matatagpuan ang Panginoon sa Bethlehem, the house of bread. At tayo bilang Kristiyano, maraming pagkakataon na tayo ay mayroong wayward tendencies. Meron po tayong mga inclination na para bang ibig na lumayo sa Panginoon, no? May tendency tayong palayo. Yan ang pakiramdam, attitude and tendencies of a prodigal son ay nasa sa ating last chance. Yung mga pagkakataon na para bang gusto muna natin kapakasyon sa ating buhay para magpalataya sa buhay Kristiyano. I do not know why, maybe because of some burdens, some pressures, o naman po ang mga rason, no? Minsan yung mga pagkakataon na balak natin tumigil. No? At karaniwan sa po nag-umpisa yan, ito po ang malimit nag-umpisa yan, no? We tend to abandon God in our prayer life. Unti-unti, medyo nakakalimot-limot po tayo sa ating prayer life. Kung dati, meaningful ang ating devotion, meaningful ang ating quiet time. Ngayon, nawawala na yung pagiging meaningful, nababawasan pa, no? Ang frequency. So, unti-unti, nakakalimutan po natin yan. Dine-neglect, nane-neglect po natin yung ating private worship. So, kung dyan po natin unang naalala na iniwan ng Panginoon, mga kapatid, kung gusto nyo po rin muling magbalikan ng Panginoon, eh, i-restore nyo uli yan. Ano? At doon nyo uli matatagpuan ang meaning ng panalangin. Doon nyo uli ma-experience yung meaningful na relasyon sa Panginoon. Ano? Susunod niyan, nagsisimula yan sa pag-abandon sa ating prayer life. Susunod yan sa mga panahon ito, susunod na nakapagayan po natin yung church life. So, makunti-kunti, nababawasan ang ating pag-attend. Kung dati, kumpleto tayo sa lahat ng church services, eh, ano nangyayari? Ma-absent-absent lang tayo. Minsan, isang buwan, absent ka ng isa. Again, sa isang buwan, mag-absent ka ng dalawa. Minsan, sa isang buwan, nakatatlo o apat na absent ka. Eh, mangyayari sa loob ng santo, baka dalawa na lang, ang impression. Tulo yan na. So, umpisa, medyo parang all over ka sa yan. So, umpisa, na-absent ka sa church, medyo hindi pa maganda, pakiramdam, may discomfort pa yan. Pero pagka naging regular na yan, mga kapatid, wala na yan. Parang ordinary thing, na-absent na tayo. And before you know it, parang ano na, matabang na. Matabang na ang buhay Kristiyano. At parang ngayon, masasabi mo sa sarili mo, parang may kulang sa buhay mo. Parang empty. Pero kulang. Hindi mo may paliwanag. Hindi ka naman sala. Aaring may pera ka. Marami ka naman kailigan. So there is a feeling of emptiness. Dahil wala naman ito talaga makakapunuyan. Dahil ang nawawala niya, ay ang Diyos, ano? It is po ang Diyos sa iyong buhay. So, wala makakapin up sa lugar ng Diyos. Ano? Walang makakapuno niya. Hindi kaya punuan niya ng salapi. Hindi kaya punuan niya ng mundo ito, na kung sino man. O sa panumang material na bagay, because the only thing that can kill that is God, because that is God's position. Ano? Our right relationship, the right relationship and right fellowship with God. Ano? Yan ang magbibigay ng kapunuan niya sa iyong buhay. Kahit anong bagay sa mundong ito, eh, hindi ho kaya magpupunuan niya. So kung dyan po ninyo naalala na unti-unti niyong inabando na ang Panginoon, doon niyo siya muling babalikan. Balikan niyo lamang yan. Ano? Laking kita po ninyo, nandun lang ang Diyos. Doon niyo ulit makarecover ang inyong tamang fellowship at relasyon sa Panginoon. Kaya yung umiliwan siya, hindi niyo po gagawin yan dahil siya nga nasabi niya. Hebrews 36, diba? I will never leave thee nor forsake thee. Pero kung nag-iwan ka, ayun. Alala mo naman yung ano, footprints in the sand, ito? Nakatanda pa rin yan, footprints in the sand. Sabi nung sa Christian,
One night I had a dream. In my dream, I saw myself and the Lord walking along the beach. And as we are walking along the beach or along the seashore, sabi niya, I've noticed two sets of footprints. Nakakapansin ako ng dalawang set of footprints. But as I look back farther, sabi niya, nakita ko rin na sa maraming pagkakataon, eh, isang set na lang ang nakikita ko. And he began to complain and question God. Sabi niya, Lord, you have promised that you will never leave nor forsake me. Pero why is it that as we are walking in life's way, eh, natunan ko po na sa maraming pagkakataon, iniwan niyo ako. Dahil nung lumilingon ako sa likod, sa mga pinagdaanan natin, eh, isang set na lamang ang aking nakikita. Sabi ng Panginoon sa kanya, my son, you are wrong. It is true na maraming pagkakataon, nag-iisang na lang ang set yan. Top of three. Pero, huwag mong isipin na ikaw yun. At kailanman, hindi kita iiwan. Yung nakikita mong set of footprints sa isang lang, at nawawala yung isang set. Eh, hindi na ikaw yun. Ako na yun, na nagubuhat sa yun. Hindi na ikaw yung naglalakad yun na yun. Doon sa shadow of death, sa mga bali ng pagsubok, akala mo parang nag-iisa ka, na iniwag ka, actually, hindi na ikaw yun. Yung naglalakad na yun, ako na yun. At yung mga panahon na yun, ako na yung nagbuhat-buhat sa yun. Karga-karga na yun. No? So, it's like that. Ganun po, mga kapatid, no? Hindi pa tayo kailanman iiwan ng Diyos, dahil tayo po ang nangiliwan sa kanya. Pero siya, ang head lamang siya. Ano? Dahil sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Okay? So, this is a father's love. Makita po natin yung concern din lang niya, ano, sa kanya. Manugat at her expense. Willing siya, naiiwan siya ng kanyang mga manugat at pagkaroon ng muling buhay. Mag-asawa muli, magpanibagong pamilya at ayusin ang kanilang buhay kahit na mag-isa lamang siya. Ano? What kind of love is that? That is a self-sacrificing love, ano? Unselfish love. Yan po tinatawag na unconditional love. And that is the kind of love that every Christian of every person ought to have. Yan po ang puri ng pagmamahal na dapat meron ang bawat isa sa atin. Yan ang tinatawag sa Bible na agape love. Kasi maraming klase ng love, ano, sa Bible. Merong eros, merong phileo, at ito po, agape. And this is the kind of love that God has, ano, at sana po, papumpang papa sa atin lahat. At ganyang puri ng pag-ibig. Agape. At ano po ba yung agape love? Ang agape love, hindi po yan tumitingin sa object. So that kind of love is dependent on the character of the lover, but never on the object. Kasi kapag nakatingin ka sa character or sa quality ng object, mag-disappoint po tayo. Because there are times na yung object of love mo eh, will stop being lovely. At kahit hindi na siya lovely, medyo yung love mo, nayayanit din, naapektuhan. Diba? Medyo nasi-shaken, nayayanit. Parang nababawasan na pag-ibig ko rito, ha, bakit? Eh, hindi na siya nagiging thoughtful sa akin eh. Kaya hindi na rin ako thoughtful sa kanya. Diba? Yung dati mong ginagawa, medyo naiiba na. Kaya yanig na yung pagmamahal ko, bakit? Nakadepende sa quality of the person that you are loving. Yan, mga kapatid, marupok, nahuri ng pagmamahal yan. Mahinang klase yan. Because that is dependent on the loveliness of the object. Ang isang matibay ng pag-ibig, mga kapatid, ay nakadepende sa character ng pagmamahal. Character of the lover. Paano pinakita ng Diyos yan? Romans chapter 5 and verse 8. Ano sabi ng Romans 5:8? While we were yet sinners, Christ died for us. Hindi yung tayo minahal ng Diyos kung tayo po ay mga lovely. Kundi, Brother Dante ang tayo ha. Welcome, Brother Dante. Balik si Brother Dante ha. Kumabarkan. Iwan na lalaki. Okay. So, balikan po natin, ano? The kind of love that each one of us would have is the
unconditional kind of love. Saan po natin makikita yan? Sa Diyos? Unta sa lahat? Makikita sa Diyos? Malingin po nakikita yan sa parents. Dahil sa parents, kahit na yung susubo na, ibigay pa sa anak, di ba? Lalo-lalo na sa mga mothers, sa mga nanay. Ako, ang mga nanay, maingay lang yan. Pero hindi ito pang balit yan, gagalit-galitan lang yan. Tama ba ako? Dahil pagka nagalit yan, alam po, naparin na yung anak niya matulad ng ulo. Kahit anong tigas ng ulo ng anak, hindi pa rin nawala ang concern. Muna, gagalitan na mo eh. Kung may nakakain na, mapagalitan mo na yan. Bumukha ka mo yan. Ano? Pre-sermonan muna yan. Pero matapos sermon na, kumain ka na ba? Hindi po. Tignan mo na, kung luluto mo na ito, huwag mo na patulog. Umbihis ka muna. Ano yan? Father's love. Diba? Naka-observe na ba kayo ng ganyan? Nakaalaman sa akin ganyan? Puro galit ang nasa dibig ng nanay natin. Pero mamaya, kapitin po. Ano lang ako pala yun? Galitan lang, no? Anger out of concern. Hindi anger na dahil may hatred, kundi dahil sa concern. Ayaw niya na late na late na ng gabi, nasa labas ka pa, baka po ano mangyari sa'yo na labas. Diba? So that's the unconditional kind of love. Sana ho, papunta sa ating lahat yan. Hindi na yan naka-based on the character of the object, but on the character of the one who loves. Just as the God loved us while we were yet sinners. Nuhin po, no? Pag kayo po ay nakatingin lamang sa object, kapag kami hindi nagbago na yung object, kapag pagmamahal nyo, magbabago na nyo. Kaya yan hindi ang mahuga. Pagka hindi na niya nagagawa, kung mga dating ginagawa niya, nung nandiligaw pa lang siya, o nung unang mong kakilala, kasi usually, pagka unang mga nandiligaw, ay talaga kami yan. Paalaalala ko yan, kapalit ko yan. Ngayon, tapos na kami ng usawa, iwan-iwanan na lang, no? Dati, sweet heart pa yan, alam-alam. Kapag ka matagal na mag-asawa, nawawala ni sweet, yun na lang, huy. Diba? Listen mo naman. Huy. Wala, no? Parang natomas. Okay. So, sana ho, hindi ho mababago yan. So, magyayari naman dyan. Mababago, mababago na rin yung kanyang pagmamahal. Ano? Nagiging reactionary. Nagiging reactionary. So, hindi ho magandang klaseng love yun. Ano po yung marupok na klase ng pagmamahal. Dapat kung ma-develop sa atin is the additional kind of love. Are you lovely? Not only because you are lovely, kundi kahit na hindi ka lovely, I will still love you. Kung yun po yung sabihin ng unconditional love. While we were yet sinners, Christ died for us. Let's take a look at 1 Corinthians chapter 13. And dito yung description ng love ng Panginoon. Kung yung define love. O, yung mga wife dito, define love. Saan kayo nag-define ng love, ano? Eto na, ang love. 1 Corinthians chapter 13. Verses 4 up to 7. Charity or love suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up. Doth not behave itself unseemly. Seeketh not her own. Is not easily provoked. Thinketh no evil. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Kung nasa inyo yan, true love is in you. Ito ang tunay na pag-describe ng Biblia, ang tunay na pag-ibig. Now, verses 15 at 20, let's talk about the mother's tactfulness. Kasi itong si Ruth, ano? Gusto niya pabalikin si Ruth. Kasi, sorry. Si Naomi, gusto niya pabalikin si Ruth, ano?
Eh, si Orpa, bumalik na. Ang sabi niya, oh, Ruth, ngayon kapatid, bumalik na, sumunod ka na rin. So, medyo tinitrit na lang si Ruth para i-gagyo niya, na-convince niya na bumalik na. But, Ruth was so strong in her soul to stay with her. Ano, at isa, sumama talaga si Ruth. Pero, my point here is, inamit ni Naomi ang kanyang pagiging tactful, ano, in this part, verses 15 to 18. And it sends a message to all of us, ano, na tayo po sana ipatuturin po na maging tactful. Maganda ho na ma-develop sa atin yung tactfulness. Tactful sa Tagalog. Mautak. Ito ho yung mautak. Ang mautak, yun yung clever, ano? Yun yung wise. Clever. Mga mausay dyan, yung mga streetwise. Marami ganyan, mga kahit naman sa nag-aralan, pero mas diskarte, no? Mga streetwise, alam dyan. Mga diskarte sa buhay. So, iba mo yun. Iba yun. Hindi yun ang whiskey natin. Sabihin mo ng tactful. Maroon naman yung kamer po, no? Define natin according to Webster's. Webster's Dictionary or Webster's Definition of Tact. It is a quick or intuitive appreciation of what is fit. So, mabilis ka mag-isip kung ano ang nararapat. What is fit? Proper or right. Fine or ready mental discernment shown in so saying or doing the proper thing. Or especially in avoiding what would offend or disturb. Hindi ko, no? That is a quick or intuitive appreciation of what is fit, nararapat, proper, or right. Fine or ready mental discernment shows in saying or doing the proper thing. Pagsasabi o pagsasagawa ng kung anong nararapat, lalong-lalo na para hindi ka maka-offend at hindi ka maka-disturb. So in order for you not to disturb other, hindi ka maka-disturbo, hindi ka maka-offend, you are saying the right thing or doing the right thing at the proper time. Maganda ho na matutuho tayo dyan kung pag-aralan po natin, ano? Hindi ho madali yan. Pero pag pinipilit po natin pagsanayan, eh, ano yan, mag-aaral din po yan. Pag-develop po sa atin yan. Sabi nga, think twice, di ba? Mayroon mga ganyan kasabihan. Pag-isip ka ng doble. Before you say something, or before you do something, pag-isipan mo muna mabuti. Tama na bang sabihin? Tama bang gawin? Is this the right place? Is this the right time? Ano? Magre-review ka, maganda ba nagre-review? Tama, na tayo may nagre-review. At tanong, ikaw ba ang authority para mag-review? Yan. Kung magre-review tayo, do it in private. When you praise someone, do it in public. So yan sa akin natutunan no, sa training. Kung mag-appreciate ka, do it in public para marinig din ang iba and it develop someone else's self-esteem. Pero pagka nagre-review ka in public, harapan yun, harapan degree. Kaya maraming bata, walang self-esteem. Kasi walang pagkabata, walang pagkabata nila, eh wala nang narating sa kanilang tahanan, kundi, kung nabata ka, wala kang nagawang mali, wala kang nagawang tama, puro na lang mali. Ikaw nabata ka, puro mo na lang palpak. Bawat kilos niya, kapupuna, mali, palpak. Kaya yung bata, paglaki, parating ano, halanganin. Makamalik. Kaya pagdating sa school, kahit matalino, ano, pero talaga mag-inform na matatalino eh. Ano? Kaso lang, walang self-esteem. Sa recitation, takot magtaas ang kamay kahit alam mo sa book. Bakit? Hindi na-develop ang self-esteem. Ano? Parang isa ng potential. Kaso lamang, hindi siya magamit sa kanyang full potential dahil nga, doon lang sa area na yun, na-discourage siya. Dahil sa mali, ang pagkakalaki. Ano? There's something wrong about his rearing sa kanyang pagkakalaki sa kanya. Alam niyo, pag tama naman ang ginagawa ng anak natin, i-appreciate naman namin. Hindi naman yung puro Manila ang katutunan.
At kapal eh, eh dapat din po review. At kung mag-review po tayo, maganda sana in private, ano? O sabi mo lang na siya lang, para hindi siya nakapahiya. At ang balimit nakapahiya, ay tip-tip siya lang pagbaba ng self-esteem. Kasi sa paglaki niya, wala na siyang tiwala sa sarili niya. Ngayon, pwede po bato tayo sa isang extreme. Gusto mo ba naman mapuri sa bata? Hindi naman tama yun. It results to superiority complex. Yung isa, nabubusan na niya, is inferiority. Di ba meron mga ganyan? At kalakas ang kanyang inferiority. Marami siyang inferiority sa buhay. Hindi nakaranas sa appreciation niya. Yung naman sobra-sobra sa appreciation, mali rin ho yun. Yan ang mga hindi sanay tumanggap ng pagkatalo. Hindi sanay tumanggap ng pagkabigo. Dahil mula pagkababa, nahirati at kasanay na marati pinuburi at marati siya ang tapa. Kaya mahilig ka mag-buni. No? Mag-buni-buni ng kapwa. Kapag ka napagsasabihan, i-debate ko kayo. Pag-debate na ng teacher yan. Ano? Dahil feeling niya, hindi siya nagkakamali. Okay? So, kailangan patutunan po natin ang marati. Naging tactful po tayo. There is a verse for that. Ang sabi nito, all things are lawful unto thee, but not all things are expedient. Ito ang word na expedient, it means advantageous. Pero mga bagay-bagay na tama, pero pag ginawa mo, hindi naman pala ang advantage. Ano mo talaga gawin? Pag-aralan mo na gawin isang tama, sa tamang lugar, tamang panahon, at tamang paraan. Ngayon, meron bang mali panahon ang paggawa ng tama? Meron din. Tama na gagawin mo, minsan, bali, pagkamali ang panahon, mukhang wala rin pong epekto, baka nga sa mapa. For example, sa Matthew chapter 7, sabi ng Panginoon, do not give your holy things to the pigs, nor your pearl to the swine. Huwag mong ibigay ang perlas sa baboy. Know your holy things, do not give your holy things to the dogs. Huwag mong ibigay sa aso ang iyong mga banal na bagay. At ang iyong perlas ay huwag mong ibigay sa baboy. Anong tinutukoy doon na holy things at perlas? It refers to our message, our Christian message. O yung mga bagay-bagay ng Diyos, the things of God. At sino naman po yung tinutukoy doon na aso at tinutukoy na baboy na wag doon po natin ibibigay sa kanila. You know, yung mga unbelievers. Unbelievers na nasa amestado. Kasi oh, pwede naman tayo mag-share sa unbeliever. Dapat nga tayo mag-share. Pero ano ang klaseng unbeliever yan? Sa kalitawa niya, sila po yung naglalasingan. At susubukin mong magbigay ng message. Mag-share ka ng gospel sa pasainuman. Palagay niyo po, yung magdala ka ng message, tama, di ba? Maganda yan. Pero are you doing it at the right time? Palagay ko, mga kapatid, delikado mag-share. Pagka magsasaran po yung mga nag-iinuman. Ano? Karaniwan na uwi sa pamimilaw sa Malangin. Kaya pag tayo yung nagsasaturate, pinin na lamang po natin, ano? Huwag lang tayo basta hindi lang nakigay. Then yung i-screenin natin ang katapahan mo ang ating maabotan. Pag pinin po natin na busy sa kanilang drinking session, huwag na lang yun. O mag-share kayo ng gospel, huwag na lang, ano? Hindi kayo makakaintindihan. Tama ko ba, remember? Parati na lang si Barry Gilbert. Karaniwan, sa pinililoso po yung tao, eh, di ba? Pinililoso po yung karang yan. Oh, may bad spirit yun eh. Last spirit yun sa Miguel yun. Ano? Hindi kayo itatanin yan. Hindi magkakasundo yan. Ano? Baka mapakaway ka lang. Baka hindi ka mabad mood. Baka ito mababad mood. So, maging tactful lang tayo. Do and say the right thing at the right place, at the right time. Because there are times na hindi po natin kailangan magsalita, at may lugar na hindi ka dapat magsalita, at pero kung panahon, dapat kang magsasalita.
Alam niyo po yung pagiging prangka, minsan na pagkakamalian niya na pagiging tactful, ano? Actually, it's true, ano? When you are prank, it's also being tactful. Pero minsan, yung akala natin pagiging prangka, hindi pala prangka yun, but that is what? That is tactfulness. Tactfulness. Akala mo prangka ka, pero hindi ka pala prangka, but you are tactless. Kailan ba nangyayari yan? Ang prangka, yung sinasabi mo yung isang bagay, dahil dapat nang sabihin. Yan ang prangka. Kasi meron mga tao na dapat talaga nagiging prangka na eh. Ano? Hindi nito ganda quality yung dapat ka na magsalita. Hindi ka na sasalita. Pag kailangan mo na magsalita, magsalita ka na. Ano? And that is being tactful. Tama yun. Kasi sa ating kultura, di mga Pilipino, di kaso sa atin yung mahiyain. Di kaso sa atin yung takot magsalita. Di kaso sa atin yung ayaw maka-offend, baka may masabi. Ano? Malakas yung influence sa atin yung pakikisama. Pakikisama system. Nakakahiya. Pero din ho ang isang kalakasan ng Pilipino, at the same time, kahinaan din natin. Tayo mga Pilipino, mauhusay pakikisama. Kasi lang problema lang din sa atin, yung sobrang pakikisama. Na kahit sa mali, pakikisama na tayo. You know, there are times, mga patid na, dapat ka na magsalita, magsalita ka na. And that is only being frank. Ano? Pagpalina, magsalita ka na. Yan ang pagiging frank ka. Pero yung palina eh, parang tahimik ka lang, ano? At talagang hindi nararamdaman ng tao, mali na pala ginagawa niya. Makakala niya, all right lang siya. Dapat niya maramdaman, hindi na siya all right. Ano? Kahit si Pablo nga eh, sabi niya, rebuke them sharply. Kanina ko sinasabi ko, do not rebuke in public. But there are some instances na kung kailangan ko mag-rebuke in public, gagawin mo yan. Because even upon the phone, he would mention names. Alam niyo, sa kultito, hindi dapat nag-mention ng mga pangalan, lalo na kung may rebuke. Ano? Pero pagka may mga sitwasyon, mga patid na kinakailangan na yan, eh dapat din hugawin niya. Ano? At sa ministeryo ni Apostle Pablo, nangyari po yan. Sabi niya, rebuke them sharply that others may be afraid. Para makatuloy ka. And he mentioned certain names. Ano? And I believe that is just being thankful. Yan po yung maganda matutunan ng mga bilang po ng mga mothers sa amin. Alam po, mga mothers, kailang area, thankful eh. Wala pa pagkabata, parang lumayan sa mga tricks na mga nangyayari natin. Diba, meron mga bata, mahirap pakainin. Mahirap paliguan. So, marami kayong mga naisip ng mga taktik. So, parang hindi pa kaya yung bata ng payatot na payatot, tayo pa rin kumain. So, anong ginagawa mo? Bukang bibig, ito lang yung plano ko. Pero plano ko, yung pagkain, ano? Sa katsara. Pagkain natin ng bomba. Ulam yung bomba. Buka! Plano, ito lang ang plano, buka ko eh. Maya-maya, before the child, ano, knows it, naubos na niya isang pinggan. So, dapat ang mga mothers, matutukoy ng mathematics. But just being tactful. Kapag handle ng mga teenager, kailangan natin ng talinos pag handle ng mga teenager. Dahil yung mga edad na yan, yung po yung mga edad na feeling nila, kaya nila, no? Hindi na nila kailangan ng payo, hindi na nila kailangan ng guidance. Ano? What else? Kung malilito ko yung aming mga anak, parating nag-aaral yan sa pagkain at pag sinasabi namin. At hindi yan ang tama, eh, usually talaga may manlalaman. Kaya, ginagawa ko, sige, yung panganay, ikaw ang malalit. Pero muna pipili, bunso. Okay. So, magandang strategy yan, di ba? Alam ang lalaba. Kasi kung tilamangan niya ang atin, eh, hindi naman siya ako nang pipili. So, kailangan, hati niya ng pagkay niya. Ito ang mga bata, ganyan din eh. So, mga wise na yan, mga wise. Kaya dapat mas wise tayo.
No? Saan po natin magagamit yung pagiging thoughtful in our day-to-day interaction, even in our business deals. Marami po sa mga business deals, hindi po nagiging successful dahil walang skill. Yung mga katil, ano? Walang skill. Pero kahit na hindi ka masyadong mayaman na tao, ano? Kumbaga, puhunan mo lang, sabi nga, laway lang. Pero pagaling kang makipag-deal, medyo wise ka, yan, magiging successful ang mga deal. Alam niyo, kayang iligtas sa isang pantas, sa isang bayan. Hindi lahat nakukuha sa lakas, hindi lahat nakukuha sa puwersa, kundi dahil lamang sa presensya ng isang taong may wisdom. Malaking effect ang presensya ng isang may wisdom. In the Bible, ang Book of Ecclesiastes, meron doon ang kinukwento sa King Solomon na isang bayan na they say dahil sa wisdom ng isang tao. Ano? At nangyari na yan during the time of Jehu. Sabi ni Jehu, papasukin namin ninyong bayan dahil na, tinatago ninyo. Kinakabel ninyo. Sa galing kinakabel? Pinakandong. Piniprotektahan ninyo ang isang kaaway namin. E sumigaw yung matandang babae. Sa talikang Jehu, aba, kung kailangan mo ko na isigan nito, hindi ko kailangan patayin namin lahat. Kung siya lang kailangan mo, bibigay namin siya sa'yo. Sa talikang. At kinausap nung pantas sa babae ng mga elders sa siyudad, sabi niya, kapag hindi natin binigay ang hinahanap ni Jehu, patay tayong lahat. Ang kailangan naman niya, ito. So, sabi ng mga taong bayan, sige, bigay natin, kaysa lahat tayo makahangap. So, pinuto nila yung ulo ng kailangan ni Jehu, ni Hagi sa tore. Umalis na si Jehu. So, paano sila naligtas? Because of the wisdom of one old woman. She said the right thing at the right time. Na maganda po mga kapatid na pag-develop sa atin ng attraction. Even in our inter-church, inter-relationship with sa iglesia, kailangan mo natin yan na pag-develop sa atin yan. No? Especially, yung attitude po natin when it comes to disagreement. Kasi yun, dito sa iglesia, iba-iba tayo ng temperament, ano? Iba-iba tayo ng pananaw sa mga bagay bagay. Iba-iba tayo ng methodology. Siguro, sa motive, pare-pareho tayo ng motive. Lahat tayo ang ating motive, pagtimura ng Diyos. Lahat tayo ang ating motive, walang natin ang Panginoon. Kaso nga lang, kung paano gagawin yan, kaya tayo nagkakaiba-iba. O, sa mga pamamaraan. Sa methodology. But it comes to motive, no question about it. Lahat tayo, isa lamang ang ating layunin, ano? Ang paglingkuran at pag-glorify ang Diyos. Kaso po lamang sa ating methodology, magkakaiba tayo. Para sa iba, ang bagal mo, Pastor, ang bagal mo, Brad. Hindi pwede yung sistema niyan. Ang makupad yan. At sa ibang grupo naman, Brad, masyadong ano yan, careless yan. Masyadong paspasan yan. So, doon tayo nag-aaratalo-talo, no? Sa pamamaraan, pag-aaralin sa mga. At ano lang po yan, iba yung tayo ng temperament, iba tayo ng background, iba tayo ng pagpapalaki, iba tayo ng eskwelahan po yung galingan. Ano? Pero dito sa ating church, no, Matis, ano ba mga nag-rule dito sa ating church? Yung mga pagkakataon na ako malamit po mag-insign. Ano? At yun naman po yung biblika. Sabi sa Hebrews chapter 10, obey them that have the rule over you. And that speaks of the pastor. But there are some instances na, siyempre, kailangan din po natin, ano, na kapasyahan ang buong iglesia. Pero hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, lahat, pati ba nung pagbili ng pampas, kailangan pang tipunin ang buong iglesia. So there are things that I can decide by myself. So kung sa administration, style, pag-uusapan. Iba ho, ano? Iba-iba ang estilo, bawat leader. Hindi nangangulugan kasi kung pinakamatalino. Pero nagkatangulatan na siya ang leader. O sa mga magagandang pagkakataon,
sunod na lamang ko sa'yo. Right. Kaya ako ng pangulo, hindi ko mo siya naging pangulo. Hindi na nga mo lugar sa pinakamagaling at pinakamatalino. Maraming mas matatalino at mas magagaling sa kanya. Aso nga lamang, natawa siya ang pangulo. Yan ang huwin eh. So, siguro, kung ang pagkakamali ko, eh, pagkukulang ko sa aking doktrina, pagkakamali sa aking mensahe, pagkakamali sa aral, ano, alimali na tinuturo ko, you call my attention, ano, pasto, parang nalilis ka na yata, nasa sobrang sa aral. O pinukulang ka na yata sa aral, pasto, parang hindi yan ang ating paniniwala si Ma. You can call my attention at that, ano. Okay lang sa akin yun. Pero pagdating sa administration style, kung medyo may problema kayo, okay lang po, tunahin niyo ako, o sabi niyo ako, Friday. But you do it right then and there, ano? You call for a meeting at pag-usapan niyo ako, ganun, parang out of place. Hindi ko tama yun, ano? So if you want to improve me, I'm open. Open ako dyan. You can talk to me in private. Share mo sa akin. Baka meron naman ako tanatama. Hindi ko lang kasi natin masisilip. At patawin pa naman nyo, hindi ko rin masisilip. At baka mas maganda. Siguro tayo mag-adjust dyan, ano? Pero sa kung doktrina, yun, pag-inig niyo po kung natatay ko po rin, ako'y namamalit. Pero kung sa management style, mga kapatid, may nagkatanglaman na ako ng pastor, but if you see that there is something that needs really to be improved, at dapat talaga ang itama, itungulit ko, you can call my attention, and yun po kung kausapin ko. No? So, ganun din po, when we have meetings, paano po magiging tactful, especially when we have disagreements? Alam niyo ba sa ibang bansa, pwede ko sibilisado ko rin sa atin eh. Wala tayo na balitaan na nagsusuntukan sa Congress natin. Pero sa ibang bansa, nangyayari na yan, batuan na silya, batuan na sapato, sapatan. Sa atin, medyo verbal, ano pa lang. Ano pa lang sa verbal, ano? Pero ang pagkatapos yan, nagkakamayan pa yan. Ano? Yan ang maganda. Okay? So dito po sa ating church, mga matid, we may have some disagreements. Pero ito po ba dapat ang ating attitude disagreements? Kung yung isang kapatid, ang kanyang opinion, eh kakaiba sa opinion ko, hindi naman nakakulugan na weekend siya. Dapat ko lang isipin na rin. Sa tingin ko, parang mali siya, tama-tama, pero hindi naman nakakulugan na salbahe siya. O baka naman, basta pa siya. Tigyan mo rin siya naman. Margin. Anyway, benefit of doubt. No? Pag-aralan po natin yung character trait na tinatawag na deference. No? From the word prefer. Meron pong verse yan si Paul eh. Pakakurihan. Ipagtawanan ng isa't isang iba. Kung meron na buunahan, yung makuha ang praise, makuha ang papuri. E di, ako na. Ako na iba. Sa kanya lang yun. Kung gusto nila sila makakuha ng credit, ibigay mo na yun. Kung sa isang bagay, siya makakuha ng credit dahil sa kanyang opinion, sa kanyang suggestion, o sa kanyang sinabi, ibigay mo na. Pagpawa mo na yung iba, paunahin mo na yung iba. At kung gusto niya sa masunod, sige, pagbigyan natin. Pero pag hindi nag-click, hindi yung obra. Ano yun, expression ng bienan ko eh, pag nag-click, at nakakalala ko siya. Pag hindi nag-click, subukan naman natin sa akin. Ano? Pero pag nag-click sa'yo, okay yan. Pero pag hindi nag-click, try naman natin sa atin. Pero yung walang magbibigayan, yung talagang pagmamatigasan na, mali yan. Ito dapat nag-aaral natin. Talagang walang gusto pag sumuko, walang gusto pag hirap. Nauwi mo yan sa church fights and eventually sa division situation. Mali, hindi mo tama ang attitude sa kanilin. Natural po lamang na magkakagay pa tayo ng pangalaw, no? Pero maganda po na pero hindi po tayo yung tackle na sa atin. Pero ganyan natin ang deference. Pagpaw na ng isa't isang iba. Sige, try natin niya sa iba. Pero kung kukumbinsin mo siya, sabi ko kung pwede, paraya ka pa rin. Pero kung hindi, pwede mo naman siya. Okay? So what else? Verses 19 to 21. What do you see here? The mother's weakness. So kanina, the mother's strength. The mother's love. At this time, verses 19 to 21, mother's weakness. Talagang hindi pwede walang weakness.
Lahat tayo may weakness. Sabi nga nung expression na manilip ko na po darabang, we did not even men of iron and feet of clay. Kahit mga tao bakal yan, meron pa rin karupukan niya, may kahinaan pa rin yan. Yung pong estatuang bakal, ayong legs of iron, doon sa statue na napanaginipan ni Nebuchadnezzar, no? The legs is iron. Kaso lang, mingled with clay. Ibig sabihin niya, may taglay. Sa lahat ng mga metal, ano, gold, silver, brass, ito ang iron na pinakamatigas. Pero kahit po ang pinakamatigas, dala pa rin niya yung kanyang kahinaan, which is clay. Alam po natin na putik, yan ang nagtokos ng kalawang. Binigay ng brand new na sasakyan. Tagal-tagal ng konti, hindi nyo na-check mga putik niya, yung putik niya. Pagkukosan ang kalawang yan. Pero kailangan ng bakal ay ang kalawang. So yung kasabihan na even men of iron and feet of clay. Ano? Kahit sino matigas na tao, pero point of weakness pa rin yan. Kaya hindi ho maganda yung masyado tayo tumitingala sa tao. Huwag niyo masyadong itingin ang inyong tiwala, ang inyong pananaw. Huwag kayo masyadong humanga sa tao. Huwag niyo masyadong ituon ang paghanga sa kapwa. Siya na yung ina-idolize. Hindi ko tama yun. Kaya tinuturo ko sa atin ng Bible is Hebrews 12:2. Anong Hebrews 12:2? Looking unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Huwag po tayo masyadong haanga at i-idolize ang tao. Kahit sino pa man yan. Kahit magulang po natin, maganda po na meron tayong pagrespeto sa ating mga magulang. Pero lagyan po natin yun ng limitasyon ng ating paghanga dahil hindi naman sa Diyos. Dahil kapag bumagsak ang iyong ama, baka pati ikaw bumagsak ang kasama niya. Kasi madidisillusion ka. Sobra pagka-disappoint mo niya. Pero doon ko nakilala na masyadong mataas ang kanilang pagtanaw sa kanilang ama. At pinsan yung kanilang ama nahulog sa pag-aasala. E pati yung kanilang pagkatao, no? Masyadong natekohan. Trampon. Kasi all along, ang kanilang tingin sa kanilang magulang, ganito. Masyadong nilang pag-aas ang pag-honor, ano? Ganitong magulang ko, ganitong tatay ko. Hindi ang katulad ng iba. Kakaiba ang tatay ko. Only to realize later, ano? Na yung kanilang ama ay meron pala. Ang tao to? Kulasisi. Ako po, nalabanggit ko yung term na yan. Si Kulasisi. O, dito lo, ano po nangyari? Ayan. Nagkagiba-giba ang kanilang buhay. Ano? Kaya, isa lamang po labang ang dapat natin hinahangaan sa ating buhay. Isa lamang ang dapat natin itinataas sa ating harapan. At yan po ay Panginoon. Sa kanya po lamang kayong banga, isa lamang ang ating tingalain. Dahil ang Panginoon kailanman, hindi mag-fail. Ang tao mag-fail. Kaya tayong lahat, inihimok ng Biblia na looking unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Hindi isang araw, binagsigla na lang maaaring sa'yo. Pastor pa naman siya. O deacon pa naman siya. Akala ko pa naman, ang mga nagbabaybol, ganito, kabaybol-baybol pa. Teacher pa naman, ba't siya ganyan? Ano? Kasi hindi mo na-realize na, even men of iron, and then po, sinasabi sa Hebrews 12:1, there is a sin which can easily beset us. Meron mong kainangan ng bawat isa. No question, ano, ating mga mothers, wala akong duda ang ating mga mothers, kapitibay, hindi lamang sa karakter, hindi yata sa kalusugan, ano? Sino rito ang balong lalaki? Meron ba rito? Meron ba rito tayo dito ang balong lalaki? Kasi nga akong kamay? Wala. Dito naman ano, ang balong nanay. Marami dito ang balong nanay. Kita nyo na, sino mas matibay? Bagubat mahagat namatay si Mister. Yan ba sa konsume? Sinang sumin niyo? Hindi ho.
Talagay ko, maawain ng Diyos. Kaya inuuna na lang ang lalaki. Alam niyo kung bakit? Pag lalaki ay naiwan at babae na ako na, mas hindi kayang dalhin ng lalaki ang mag-isa. Kasi ang mga babae, mas malibibay. Kaya nilang magdala. Ano? Kaya na susunod. Mas matiisip yata. Mas likas na matiisip. Mas nakakayanan ang mga kababaihan. Kawalan ng partner. Pero yung lalaki, ang kabalo agad, ako, mabilis pa na sa alas 4, nag-aanap para agad. Hindi niya kami mag-isa. Diba? Alin nyo, ang nanay ko, at the age of 33, balo na, ano? Hanggang ngayon, 75 na. Pero still, ala, yung kiki. Ano? Ayaw pa paawas. Andun pa yung will to survive. Pero kalimitan, yung lalaki, eh, lolo ko ba? Alam niyo kayo patay ng lolo ko? Sentimiento, may corazon. Sabi ng support sa kanya. Lolo, wala ko pa yun, sakit. Ang sakit niyo, tawag yan, sentimiento, may corazon. So, matitibay, kasi mga nanay. Kaya mo nila yung makasinisin yung sila. Sa trabaho, they are hardworking, unselfish, self-sacrificing, may patience, ano? Meron ng challenge eh. Meron ng challenge. Sino ang mas gustong makipagpahalay ka? Yung kasama ka lang nila sa bahay at si Mr. Si Mrs. na lang sa trabaho. Kaya kayo? Ah, kaya? Visitin, si Mr. Labantero, Chapo, babysitter, sa lahat. Janitress, janitor, tapos ang babae, siya naman yung magtatrabaho. Kaya kayo? Okay, hindi kayo kasar eh. Kaya kaya kaya. Kaya nag-aaral eh. Alam niyo, sa tingin ko, mas madali sa labas. Mas mahirap bahay. Alam niyo bakit? Tanaliwan sa bahay, sa trabaho, 8 oras lang, itapos na eh, di ba? 8 hours of work, uwi ka na. Sahin ka na, nakasama ka. TV na, kaya ko na. Kaya natin yung 4 sunrise, gising na. Sila yung muna nagigisay, sila ba yung kauni-uli ang matututo? Dahil yung pinakainan, sa pamagilig eh. Sa lahat. Kaya sa tingin ko, mas mahirap sa bahay. Pero mga kapatid, dila nasis mo yan, matibay ang ating mga nanay. Malalakas ang katawan. Pero di nangangahulugan na hindi rin sa kapagod yan. Kapagod din yan. Kaya hindi po ako self-sacrificing ng mga nanay. Eh, pwede na kapusungin. Narinig niyo ba ako? Huwag mo natin kapusungin ang ating mga nanay. I'm talking to the children, no? Mag-unat na din sila kapusuhin. Hindi po kung hindi sila nagkasinta, inaapong nila ang trabaho, eh pwede hindi sila kapusuhin. So, kung malutong na kayo maglaba, laban nyo na sa sarili nyo kami. No? Hindi yung amin sa tayo eh, lahat sinamay pa ako. Hindi ka pa marunong mag-ikpit sa sarili mong tulugan. Kakain ka, eh, akala mo, meron kang pangabugas. Tawag nilang kumain, eh, ipisip mo na. Huwag mong sabihin na, dyan naman si nanay. Ano? Kapapagod din yan. Ano? Wala kang kasambol mo, talaga ng lalaba. Eh, ngayon ba naman? Ngayon may trabaho ka na, ibigay mo naman siya ng washing machine. Labandera pa rin, ano? Lato na, kahit rin na. Padaliin niya naman ang trabaho ng nanay, no? Lalo kung kumikita ka na, eh, bigyan mo naman niya ng pagpapagaan sa kanyang trabaho. Kailangan din po niya ng pahinga. Kailangan din ng attention.
kailangan din mo ng pagmamahal. So, huwag naman natin silang gawin babysitter habang buhay. Tunay nyo, nag-alaga na ng anak. Tapos, ulang kaapo, sa'yo na mag-aalaga. Napakasakit naman yata. Babysitter na ng bata ka, anak kayo, babysitter na. Kayo, nagkaapo na, babysitter ka rin. Eh, dapat mga ganyang edad, relax, relax lang, mga nareglo. Okay. So, ano po sabi sa Ephesians 5.5? As one, as you are. Even as Christ, for even as God. Ano yan? Husbands, love your wives, even as Christ gave his life for it. Ephesians 6.1, sabi sa Ephesians 6.1, children, obey your parents and the Lord, for this is right.